Ayun guys, bago tayo magsimula, papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung location natin ngayon. Dahil kahit kailan, hindi ka naman niya kinapitan. Saan ba may pagkukulang? Saan ba sumobra? Nasasakal na ba? O hindi na nabibigyan ng halaga? Ikaw lang itong nagbibigay ng meaning kahit alam mo na wala namang something. Yon mga kasalumon. So ayan guys, bali dito ko naisipang mag-film para sa ating unang episode ng mga bakit sa iniwang sakit. Pinost ko ito sa aking Facebook account at namili ako ng 10. Pwede nating sagutin yung kanilang mga bakit. So ayan, magka-coffee muna tayo bago ang lahat. Alam niyo guys, napaka-chill lang ng ganitong place. Alon, kape, at dapat hapon. Kung napapansin niyo yung suot ko, ayan, paalam. Isa ito sa mga short films na nagawa natin. Dahil sa buong akala mo, yung taong handa kang samahan sa paglalakbay, yung taong kayang ialay ang sariling buhay, yung taong kayang isakripisyo ang sariling kasiyahan, yung taong naubos na kakabigay sa'yo, napagod na. Mula sa mga talata na naging tatak, ang ating mga talata. So ayun guys, nakita ko lang din yung concept na to kay Ate Beverly Cumla. Ayun guys, bago tayo magsimula, papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung location natin ngayon. Pink sky, yeah, dapat hapon ang dating yan. Habang medyo makalimlim yan, and then may coffee tayo. At ang inyong mga bakit. Medyo madilim na dito sa ating lugar. Yan. Siguro enjoyin ko na lang muna yung pace na to, and then mamaya, balik tayo pag nasa bahay na ako. Yun ang continuation ng ating mga sagot sa inyong mga bakit. Ayun guys, bago ako umuwi, bali dito ako lagi nag-iisip ng content na mga hugot sa buhay. Yan. Wala, ganito lang ginagawa ko dito pala. Guys, napakaganda ng pwesto dito. So ayun guys, bali dito na tayo mag-dinner sa may tabi. Dagat din yan. So ayun mga kasalamon, dito na nga natin itutuloy sa bahay ang naudlot na vlog natin kanina sa tabing dagat. At ang oras din natin ngayon ay 1:17 AM. Grabe, bagsak na yung mata ko. So dami kasi ng oras ngayon pang alauna ng madaling araw. Ayun guys, susubukan na nating sagutin ang mga bakit sa naiwang sakit. At ang unang katanungan ay galing kay Justin Aceron. Ayun nga pala guys, meron siyang YouTube channel. Subscribe niyo na rin siya. At ang kanyang tanong ay, bakit hindi pa sapat na ginawa mo na ang lahat para mag-stay siya? Iiwan at iiwan pa rin hanggang dulo. Yon mga kasalamon, pa-shoutout kuya. Ayun, shoutout sa'yo Justin Aceron. So ito ang kang sagutan ko para sa iyong katanungan. Ang mahalaga, nagawa mo yung part mo. Minahal mo siya. Pinaramdam mo kung gaano siya kahalaga. Pero ganito kasi yun. Gawin mo man ang lahat, ibuhos mo man ang lahat ng attention at efforts mo para lang mag-stay siya. Kung iiwan ka, iiwan ka. Wala na tayong magagawa dun kundi maging masaya sa naging desisyon niya. Ang kasunod na bakit ay galing kay Erica Luis Angeles Asusano. Ang kanyang tanong ay, bakit hindi mo natatanggap yung pagmamahal na deserve mo kahit nagmahal ka naman ng higit pa sa dapat? Una, bago mo ibuhos ang pagmamahal mo sa ibang tao, unahin mo munang mahalin ay ang sarili mo. Para kung sakali na mawala sila, may pagmamahal pa rin na natitira sa'yo. Pangalawa, ang pagmamahal hindi hinihingi. Ang pagmamahal hindi kinukumpara. Kung ano ang binigay mo sa kanya, dapat ganun din ang matatanggap mo galing sa kanya para masabi mong deserve ko to kasi
ganito yung ininvest ko. Kung mahal ka, kusa niyang ibibigay ang pagmamahal na dapat sa iyong ialay. At ang kasunod ay galing kay Christian Paul Andine. Bakit may mga taong ipaparamdam sa iyo na mahalaga ka at nangangakong hindi kay iwanan? Pero kapag lumipas ang panahon, kasabay ng kanilang mga pangako, unti-unti din silang naglalaho. Grabe. Ramdam ko to, ah. Nangaano ka ba? Grabe ka sa akin, Paul, ah. Baka naman ikaw lang ang nag-a-assume na mahalaga ka sa kanya. Hindi kaya pati sa iba? Baka ganyan lang talaga siya. Ikaw lang itong nagbibigay ng meaning kahit alam mo na wala namang something. May sumpaan ba kayo? May seryosong usapan? Teka, may label ba? Kung wala, stop na. Pinili mong manatili at napili niyang maglaho. Pinili mong maghintay at napili niyang umalis. Napili mong umasa at pinili niyang kalimutan ang iyong mga alaala. Ito yung kasunod na tanong galing kay Christopher Banago. Kung ang English ng pusa ay cat, bakit gabi ka lang chinachat? Ayos to. Ito yung sagot ko sa'yo, Christopher. Yeah, Christopher. Baka naman busy lang. Sa pagmamahal, hindi kailangan minuminuto updated ka. Kung may tiwala kayo sa isa't isa, kahit night shift lang kayo mag-usap, nagkakaintindihan kayong dalawa. Pero syempre, nasanay tayo sa idea na dapat kapag may kayo, kailangan may at maya magkausap. Pero nasa pag-uusap yan, nasa sitwasyon yan. Ang mahalaga, may oras kayo para sa isa't isa. At ang kasunod na katanungan ay galing sa aking napakagandang tita. Yeah. Si Tita Catherine Joy Benaventura Polo. At ang kanyang katanungan ay, bakit di ka nagpaalam? Paalam, closure, gaano nga ba ito kahalaga? Gaano nga ba kahirap sabihin ito sa isa't isa kapag wala na, kapag tapos na? Kapag ang dating salamat at nakilala kita ay napalitan ng salamat sa mga alaala. Masakit yung iisipin, pero ganun talaga. May mga tao na biglang dadating, pipiliin nating mahalin, at sa huli, biglang mawawala. At iiwanan tayo ng katanungan na sila lang ang may alam ng kasagutan sa mga salamat, patawad, at paalam. At ang kasunod na katanungan ay galing din sa ating kapwa-vlogger na si Mika Rago. Subscribe din kayo sa channel niya. Bakit may mga taong babalik tapos mangiiwan lang ulit? Ito yung pinagkatiwalaan mo, tapos sinira, tapos bibigyan mo ulit ng chance, tapos mawawala. Oo, nagbibigay tayo ng pagkakataon kasi akala natin may pagbabago. Akala natin may mababago. Pero bago mo sana ibigay ang panibagong tsansa, isipin mo muna kung worth it ba na sumugal kang muli kahit alam mong sa huli, hindi ikaw ang pinipili. At ito guys, ang pinakang masakit at pinakang malupit na katanungan. Ito ay nagmula kay Wendell Ranas. Bakit kung kailan nahuhulog na ang loob mo sa kanya, tsaka naman siya bibitaw? Bakit kailangan mo sabihin na nanlalambing ka kung sa huli, sa iba mo lang din pala gusto magpalambing? Bakit mas pinili mo yung best friend ko? Ito yung kasagutan ko sa'yo, Wendell. First of all, may label ba? Ito kasi ang pinakamahirap sa lahat. We always tend to fall into a trap called pagmamahal, despite of not having the so-called assurance. Ikaw itong sumusugal sa isang bagay na alam mong may iba na pwedeng maging sagabal. Sa totoo lang, hindi ka naman niya binitawan dahil kahit kailan, hindi ka naman niya kinapitan. Pangalawa, baka naman care or concern lang yung binibigay niya sa'yo. Hindi ka tulad nung iniisip mo na paglalambing. Or baka namimiss niya lang tapos ikaw yung nandyan. Kaya sa'yo ginagawa. At nung dumating na yung tunay, bali wala ka na sa kanyang buhay. At panghuli, wala tayong magagawa kung mas gusto niya ang best friend mo. Ang may magagawa dun ay yung mismong best friend mo. Kung mas mahalaga ba sa kanya ang pagkakaibigan niyo, kaya niyang mag-sacrifice. Pero kung mas mahalaga sa'yo ang kasiyahan nila, kakayanin mong magpaubaya. At ang kasunod na katanungan ay galing sa akin napaka-supportive na kaibigan. Sa kanya ako unang nagtanong about sa layout na gagawin ko dito. At sa kanya din ako huling nagtanong kung okay na ba yung layout na gagawin ko para dito. Ito ang kanyang katanungan. Bakit mabilis mawala ang pagmamahal mo sa akin? Kung wala na talaga,
wala na tayong magagawa. Kahit anong pilit nating kumapit, kung bumitaw na, awat na. Hindi naman kasi agad-agad nawawala ang pagmamahal. May pagdadaanan muna ito bago unti-unting maglalaho. At sa part na yun, kayo lang ang nakakaalam. Kayo lang ang pwedeng sumagot. Saan ba may pagkukulang? Saan ba sumobra? Nasasakal na ba? O hindi na nabibigyan ng halaga? At kung sa oras na to, wala na talaga siya, unti-unti mong ipunin ang mga piraso na naiwan niya. Mga alaala. Hanapin mo kung saan ka dun naging masaya at magdesisyon na bitawan na. Dahil kung nagawa niyang palayain ka, magawa mo din sanang bitawan ang mga bagay na umahadlang para kayanin mong humarap sa panibagong bukas na hindi na siya kasama. Kayanin mo sana kahit inuwanan ka na niyang mag-isa. At ang kasunod nating bakit ay mula kay Ate Rona. At ang kanyang tanong ay, bakit lagi nagsasabi ng mahal kita? Ganong meron naman siyang iba. Ito ang ating kasagutan para sa kanyang katanungan. Siguro, asuran para kapag pinalaya sa ibang bahay ay may ibang tutuluyan. Pero alamin kung sino ang legal para alam kung paano sumugal. Ngunit bago gumawa ng kahit anumang hakbang, tingnan muna kung sino o ano ang maaaring maapektuhan. Dahil kung mahal ka, maiintindihan ka. Pero kung mahal ka talaga, hindi na yan maghahanap pa ng iba. Para sa ating huling katanungan, ang kanyang tanong ay, bakit may mga babae o lalaki na masayang kabit sila? Minsan proud pa. Habi ata makadestroy ng relasyon ng iba. Sila pa ang matapang o mapagmalinis. Nakala mo naman hindi umaalingasaw sa loob. Ang gusto lang naman nila, yung mga kabit, ay pagmamahal. Pero hindi nila alam ang meaning nito. Nandun lang sila sa stage ng joy or lust. Pero hindi ang satisfaction at sacrifice. Parang kasalanan. Nandyan lang sila sa paligid, nagmamasid, naghihintay kung sino ang unang bibigay. Naghahanap sila ng atensyon. Pero kung yung partner mo o ikaw mismo ay matatag at matibay ang pundasyon na tinatawag nating pagmamahal, kahit anong kalabit, hindi yan pipikit para sa panandali ang init. At eto guys, ang ating mga kasagutan para sa mga bakit sa iniwang sakit. Ayun sana guys, nakatulong ako kahit pa paano. Kung nagtataka kayo kung bakit ko nagawa yung gantong content, alam ko kasi na marami diyang nasasaktan na ayaw na lang magsalita. Kaya ako na lang ang gumagawa para sa inyo. Para kahit pa paano, yung sakit dito, mabawasan. Grabe guys, mag-aalas dos na. And that's it for the vlog. Like, comment, and subscribe. Solomon Shots and Travels. End of the vlog.